Anak. Mama, bakit mo ginawa yun? Ano ganito na lang ba sa pamilya natin? Triduran, ha? Anak, maniwala ka man o hindi, ginagawa ko to para sa'yo. Ginagawa niyo para sa akin? Mama, makukulong ako. Wala naman akong kasalanan, eh. Anak, kasi sabi ni Barbara. Ano, mas naniniwala kayo sa matandang yun? Eh, anak niyo ako, di ba? Wala nga akong kasalanan. Masisisi mo ba ako? Na magduda sa'yo? Sa mga kinikilos mo? Sa mga kasinungalingan mo? Mama naman, eh. Patawarin mo ako, anak, ha? Patawarin mo ako, pero sana ngayon... Sana ngayon matutunan mo na yung leksyon mo. Ha? Sir. Oo. Sige, dali na yan sa Zelda. Hindi. Mama! Mama, ayoko! Hindi! Hindi ka lang, ayoko! Ayoko sumama sa inyo! Mama naman, maawa naman kayo sa akin! Ayoko ka! Ma! Mama naman eh! Shares mo sa kumpanyang ito. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo ito. Kaya ito ang hinihingi kong kapalit sa'yo. Hindi na daw niya kaya na patuloy pang makipagtrabaho sa'yo. She's not willing to give up the company. Pwede na siya na i-pay off yung shares mo. Hindi. Hindi niyo makukuha sa akin ang pinaghirapan ko. Aayusin ko to. Walang mawawala sa akin. Hindi ako papayag. Sagutin. Clara? You alright? What can I do to help? Alam mo, Seb, hindi mo naman kailangan mag-stay dito eh. Umalis ka na. Nakakaya naman sa'yo, nakakaabala pa ako. Clara, hindi ko aalis dito. Hanggat hindi ko nasisigurado na maayos ka, dito lang ako. Pero Seb, hindi na naman kailangan. Hindi kailangan, pero gusto ko. Dahil magkaibigan tayo. At ang magkaibigan, hindi nag-iiwanan sa oras na kailangan ng isa't isa. Sinabi ng pakawalan niyo ako eh! Wala nga akong kasalanan! Ano ba, hoy? Miss. Matakot. Masaya dito, oh. Dito gagawin kitang prinsesa. Mukha kong hahawakan. Reyna ako, saka hindi kita bet. Eh, matapang pala to, eh. Ha? Ano ba gusto mo? Hoy! Hoy! Bitawan mo siya! Papalik ko yung braso mo, eh! Aba, makapit ko naman to. Okay! Tabi! Hindi. Tulungan mo naman ako. Kasama. Palabasin mo ako dito. Masaya ka na, Sarah. Wala kasi akong pera pambiyansa sa'yo, eh. Si Daddy, tawagan mo siya. Sabihin mo na kulong ako. Yun ang ginawa ko, kaya lang di naman sumasagot yung daddy mo. Si Edward, andiyan pa siya, di ba?
Andyan siya. Asan siya? Edward! Edward, tulungan mo naman ako dito. Huwag mo man ang paraan. Ayoko na dito. Gustuin ko man, pero hindi pwede, Sari. Bakit naman hindi? Eh, tapos na kasing office hours eh. Tsaka Biyernes ngayon. Baka Lunes ka pa makalabas. Hindi. Edward, ayoko dito. Labas mo ako dito. Ayoko mayawa mag-isa dito. Tulungan mo ko. Ayoko dito. Seb? Hey. Seb, kung gusto mo umalis, okay lang ah. Nahiyang ba na ba ako dito? Hindi naman. Nahiya lang kasi ako sa'yo eh. Andito ka pa rin. Saka nakikita mo kung gano'ng kagulo yung pamilya ko. Cara, hindi ako nandito para husga ng pamilya mo. Nandito ako para damayan ka. Thank you. Cara? Edward. Si Sarah, kamusta? Hindi mabuti. Nahihirapan siya makisama sa loob. Ikaw, kamusta ka? I'm okay. Cara, if you need anything, just tell me. Handa akong tumulong. Edward, pwede sanang humingi ako sa'yo na favor. Sige. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Pwede ba samahan mo muna si Sarah? Edward, kailangan ka niya ngayon. Okay. Okay, kung yan yung gusto mo. Actually, tumawag si Daddy eh. Tinatanong niya kung ano yung kailangan tsaka titingnan daw niya kung ano yung magagawa niya. Maraming salamat. Kara, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang kamustahin. Kamustahin? Nakakulong ako, di ba? Malamang hindi ako okay. Kung may kailangan kang gamit, sabihin mo lang sa akin, ipapakuha ko, ha? Gusto mo talaga magtagal ako dito, no? Sige, kunin mo yung makeup ko, yung mga party dresses ko, pati yung gown ko. Para naman makarampa ako dito. Sara, hindi naman yung gusto kong sabihin, eh. Gusto lang kitang tulungan. Gusto mo akong tulungan. Palabasin mo ako dito, yun ang kailangan ko. Sara, imposible yung hinihingi mo. Bakit imposible? Eh, mami mo nagpakulong sa akin, di ba? Bakit hindi mo siya kausapin? Galit siya sa akin. Sigurado ako hindi siya makikinig. So, ang sinasabi mo, mabubulok talaga ako dito. Hindi sa ganon. Hahanapan kita ng magaling na abogado para isikasuhin yung kaso mo. Abogado? Eh, wala nga akong kasalanan. Hindi ko kailangan abogado. Kausapin mo lang yung mami mo para mapalaya na ako dito. Sige. Susubukan ko. Para lang makalabas ka dito. Maawa ka naman. Tulungan mo ako dito. Maraming salamat po. Okay, Mami. What do you want? Pwede po ba tayo mag-usap? Nakikiusap po sana ako sa inyo, iuro niyo po sana yung kaso kay Sarah. Wala po siyang kasalanan. And who gave you the impression na maniniwala ako sa'yo? As far as I remember, you're a liar, Kara. Maraming maniwala po kayo. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi niya po gusto yung nangyari kay Lola. I don't care kung sadya o hindi. Masyado na kayong maraming atraso sa akin at hindi ko na palalagpasin yung ginawa ni Sarah kay Mama. Mami, kung tungkol po to sa kasalanan namin ni Daddy, sana po patawarin niyo na po kami. Huwag niyo lang po sana idamay si Sarah. Muntik nang mamatay si Mama? And that's what you want?
Iniisip mo ba na gumaganti ako sa inyo? Gusto mo patawarin kita? You must be kidding me. Mami, nag-aalala naman po kay Lola, pero hindi naman po tama itong ginagawa ninyo. Nadadamay po yung mga taong walang kasalanan. Stop saying na nag-aalala ka kay Mama. Dahil sa kinikilos mo ngayon, pinapakita mo kung sino talagang kakampi mo at hindi kami yon. Simula nang niloko mo ako, nawalan ka na ng karapatan sa kapatawaran ko. Lalong-lalo na yung kakambal mo. Si Kara, kinakausap niya ang mami niya. Edward nga pala. Sebastian, nagpakilala na ako sa'yo dati. Baka hindi mo lang narinig. Uy, Edward, anong ginagawa mo? Gagawa ng gulo dito, ah. Relax. Leki, pagkilala lang ako. Sebastian, di ba? Pare, sinsya na nga pala yung nangyari yung nakarana. Wala na yun. Tapataw na kita bako kami humiling tawad. Tumsi? Hindi kami magkaaway. Kapatid kami ni Sebastian. Pare, upo ka muna. Upo muna. Kayo magkakilala ni Kara. Para kasing ngayon lang kita nakakita eh. Nakilala ko sa hospital kung saan nakakonfine ang lola niya. Oh, kailan lang yun ah. Bakit? Parang close na kayo agad. Masama ba yun? Oo nga, Edward. May masama ba dun? Bakit nung naging close agad kayo ni Sarah, tinanong bakit? Ay, hindi naman ah. Naliligo ko ba, Kara? Kara is my friend. Duh. Pero may bala ka. Kaibigan ko siya. Seb, kung ako sa'yo, sabihin mo na ngayon pa lang. Baka mamaya magaya ka pa sa akin. Pumikit lang ako isang segundo. Laki sila agad ni Sarah. Sige ka, ikaw din. Tingnan mo, pare, kung ako sa'yo, makinig ka kaya hindi. Mag-abiso ka na sa akin para magkaliwanagan tayo. Yung kasi recently, nalaman ko na nagkakilala na pala kami ni Kara ng mga bata pa kami. So, ibig sabihin nun, nakatagdahan na kami para sa isa't isa. So, ngayon, inaalam ko kung nakikigulo ko pa. Pasensya ka na, Edward. Pero naniniwala kasi ako na Diyos lang ang nakakaalam kung sino nakatadana sa atin. Kaya hindi ko iisipin na nakikigulo ko sa inyo. Isa pa ang alam ko. Ayaw sa'yo ni Kara. Ibig sabihin, wala akong sinisirang tadhana. Teka! Pali! Teka! Teka! Gusto mo ba ikaw makulong dito? Ay, ano? Pwede ba't bitawan mo ako? Ano, umalis ka na? Adayo mo ng atraso kila Kara at Sarah eh. Tapos gagawa ka pa ng gulo dito. Brad, kung mahal mo si Kara, bago mo siya bakuran, iumasta ka muna kaibigan niya. Hindi dadagdagan mo pa yung problema niya. Suga! Ayos ka lang ba? Aba? Aba? Ba't nandito kayong tatlo? Aakad ba kayo ng ligaw dito sa presinto mismo? Nasaan ang flowers at saka chocolates? Hindi ka ba makakit ang ligaw, kuya? Baka itong dalawa umaakyat. Umaakyat ng konsumisyon. Paano ka pang mag-rumble dito? Hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Sinasamahan ko ng si Kara. Ah, so ako pa yung sinisisi mo. Tama na, tama na, tama na. Hoy! Ikaw talaga? Edward, ang init ng ulo ko. Makabigwasan kita dyan.
Gusto mo ma-interrogate ka sa mga pulis dito? Baka akala mo, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa inaanak ko. Pasensya na ho. Sabi sa'yo, kuya. Kaya nga nandito ako, binabantayan ko yung dalawang to. Ay, nako. Mabuti pa. Umuwi na muna kayo, tsaka nyo na lang ligawan yung dalawa pang maayos na sila. Oh, narinig nyo yun, ha? Umuwi na daw kayo. O sige na, alis na. Ay, kasama ka din. Umuwi na kayo. Ha? Bakit pati ako kasama? Eh, ang dami-dami nyo dito. Naguguluhan ako. Umuwi muna kayo. Dito lang ako. Ako din. Antayin ko si Kara. Dito na lang din muna, kuya. Bongga! Ikaw pa! Kulong ko kaya kayo? Ang tawag dyan, crime of passion? Kumain ka muna. Hindi na lang. Wala pa akong gana eh. Hindi na mo kumain. Gusto mo ba sa bahay muna tayo? Baka mo muna ako pahinga. Alam ko, makikibalita pa ako kay Sara eh. Kaya pala yung gusto niya eh. Baka hindi tayo pumasok sa loob kasan siya. Ano ko nag-aalala ka? Basta ayokong isipin niya na palalagpasin natin yung pagkakamali niya. Pero ganun ba man, gusto ko pa rin siyang magtayan. Mataalala talaga ako. Sana sa nangyari, matauhan siya. Maalala niya tayo. Sana maalala niya yung mga pangaral natin sa kanya. Alam ko, hindi tayo naging perfecto magulang. Pero hindi natin siya pinabayaan. Kapakanan lang niya ang iniisip natin. Gusto ko pa rin siyang magtayan, ha? Kahit dito lang sa malayo. Sasamahan kita. Lakasan mo sabi! Kahit kailan. Huh? O, ikaw. Pepe mo ko. Ako? Oo, bakit? Gusto mo yung makatikim sa akin? Pepe mo. Pepe pangit. Patulog ka na. Lakasan mo ha. Gusto ko pang number 3 ha. Lakasan mo pa. Ayoko, napagod na ako. Ano sabi mo? Talagang gusto mo makatingin sa akin, ano? Hoy! Tama na yan! Kung hindi, susubo kayo, Chip! Sa'yo ito eh. Kulit, Chip eh. Huh? Sara? Kara? Nay? Ano? Makakalabas na ba ako dito? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Hindi ko nang pakiusapan si Mommy. So, hindi mo ginawa ng paraan. Sara, alam mo namang galit sa akin si Mommy. Hindi siya basta-basta makikinig sa akin. Baka naman kasi hindi mo kinausap dahil ayaw mo makalabas ako dito. Sara, hindi. Kinausap ko siya pero ayaw niya talaga akong pakinggan. Ano ka ba? Mahal na mahal ka ng Mommy mo, di ba? Konting iyak mo lang, susundin ka na niya. Noon yun, noon hindi pa niya alam yung totoo sa ating dalawa, hindi pa nga niya ako napapatawad eh. Eh di humingi ka ng tawad ulit. Lumuhod ka kung kinakailangan. Kailangan niya yung urong yung kaso. Magkaroon ko naman ng isang salita. Di ba sinabi mo sa akin papalabasin mo ako dito na makakalaya ako? Tumparin mo naman yun. Sir, sir, sir. Cellphone niyo po, nakalimutan niyo. Ay. Salamat. Ay, thank you po. Dad. Kayo nang po kayo tinatawag. Bakit hindi niyo po sinasagot yun? Eh, sorry anak. Hindi ka napasyenta ako sa akin eh. Bakit ba? Si Sara po nahuli po ng mga pulis. Ano? Bakit? Nagsampa si Mommy ng kaso po. Si Lola po kasi nagsalita na tinula ko daw po siya. Pero pinagtanggol naman po kanila Mommy. Ang sinabi po nila si Sara yung huling kausap ni Lola ng mga panahon na yun. Kaya po siya nakulong. Dad, pumunta na po kayo dito. Kailangan po kayo ni Sara. Sige, sige. Punta lang ako dyan. Kamusta po pakiramdam niyo, Mama? Buti.
Kumusta lakad mo? Napakulong mo na si Kara. Mama, sigurado ho ba kayong si Kara nga ang tumulak sa inyo? Pinagdududahan mo na naman ako. Hindi, Mama. Nagdududa lang ho ako dun sa taong tinuturo niyo may kasalanan kasi hindi naman yun ang lumalabas sa investigasyon. Bakit? Ano lumabas sa investigasyon? Si Sara ho ang tumulak sa inyo, hindi si Kara. Kaya pala. Iba ang tabas ng dila niya that night. Huwag ko kayo mag-alala, Mama. Ang importante, nakulong na yung taong may gawa sa inyo nito. Salamat. Kuya, labas lang muna ako, ah. Oh, sige. Kara. Si Sara po. Ah, mabuti naman. Ang naisipan kong pakaabang ngayon, Antonio. Akala ko absent ka eh. Sir, si Sara Suarez po. Gusto kong makausap. Sir, suitcase sa akin. Sara, anak. Daddy. Daddy, bakit ngayon lang kayo? Kasi ano, pinuntahan lang kasi ako eh. Lasing mo ba kayo? Hindi, nakainom lang. Daddy naman. Mabubulok na ako dito. Lumalaklak naman pala kayo. Sensya ka na, huwag ka mag-alala. Ilalabas kita dito. Paano yun, Dad? Sabi nila, hindi daw ako mailalabas ngayon. Eh di bukas. Dad, Sabado bukas. Dad, tumukaw mo naman ako. Ilabas mo na ako dito. Ayoko na dito. Nakakamay na ako dito. Ikaw niyo naman ang paraan. Sinasabi nila ako daw tumulak doon sa matandang yun. Ito na ba yan? Yes, sir. Yan po ang recording ng party ni Mrs. Acosta. Buong araw po ang footage na yan. Sigurado ko bang ito lang ang kopya? Yes, sir. Burado na po sa main file yan. Pagkasunduan natin, nagdagdag pa yan. Basta kahit anong mangyari, huwag kang magsasalita. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Dad, paano kung makakalabas dito? Ako bahala, anak. Pangako, ilalabas kita dito.